At ito kasi si Attorney Trixie, ito yung tipo ng kalmado lang magpaliwanag. Presidential Communications Secretary, pasok. Si Attorney Trixie Cruz. Lang po, wala kang sa akin. Ojo, 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 sandali lang. Dito sa programang FM Metro. Ojo, 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 ito lang, ito na. Labas na tayo, ojo, ojo. Attorney, ako, nakita po ninyo kung paano ginawa no ng mga otoridad. Yung kanilang pag-i-issue ng warrant of arrest, talagang pinasok nila yung mga compounds, limang compounds po yan ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ba ang masasabi po niyo dito? Umpisa natin sa kung ano yung legal. Okay? Pagka pwede kayong maghanap ng tao... Eko, 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 eko! Mix minus naman. Bakit may eko? Anak ng wedding, oh. Alam mo, naglolo ko tong animal kong, ano. Bakit may echo? Echo, echo, echo! Wala na echo, wala na rin music, eh. Wait lang, ha? Bakit ganito to? Bakit may echo yun? Hindi dapat magka-echo yun. Ito nga, pakinggi. Warrant of arrest. So, ang hinahanap dito, kasi ang rules niyan is searches and seizures. Ang seizure ay, ano, arrest. Seizure of a person yan. Pwede yung seizure of property, the subject yan dun sa search warrant. So, maaari ba silang mag-break in? Maaari ba silang sumira, let's say, ng pintuan? Pwede, allowed yun. Maaari ba silang dumating na marami sila? Man sinasabi ng Korte Suprema, reasonable use of force yan. So, ang tanong dito ay reasonable ba ito? Bukod pa dyan, hindi maliwanag kung ganong katagal pwedeng i-effect ang isang warrant of arrest. Kasi nag-aalala ako dito, okay, valid yung warrant of arrest. Okay, may probable cause, dumaan sa hukuman. Ang nagsuserve tamang autoridad, mga PNP yan. So first, controversy, kailangan ba ganyang kadami? So titignan din natin yung rules mismo ng PNP kung ano. Ngayon naman, mahina naman daw. Ano ba talaga? Mahina ba talaga? O bakit yung iba dyan sasabihin mahina? Ano ba talaga? Mahina, malakas, mahina, malakas! Mahina ba? Ayos naman ah. Ang kanilang governing guidelines kung bakit, kung kailan gagamit ng ganyang kadami at saka no, ganyang klaseng armas. Pang-apat, ganong katagal? Kasi kanina madaling araw, nung dumating sila dyan, eventually pinapasok sila para supposedly hanapin yung mga subject ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. So, ganong katagal ini-effect ang warrant of arrest? Arrest. Kung hindi pa nila nakikita, dapat minimum kasi yung mga warrant of arrest at saka search warrant, ito ay incursions into the privacy of homes and other establishments. So, ito ay panandali ang pagsususpindi ng karapatan. Yung nagsasabing mahina dyan, maglinis kayo ng mga tenga nyo. Gago! Yung iba malakas naman eh.
O kaya tapon nyo na yung mga Android nyo. Ibigay ito dahil may mas malaking public interest. Nawala na yung sound. Ano ba talaga? Kumina, nawala sound. Ano na ba talaga yung totoo? O ito, pakinggi. Na involved, mahanap ang isa o ilang mga tao para managot sa hukuman sa harap yan, ng batas. Yan, mahina, malakas. So, ngayon, ang tanong is, hanggang kailan yan? Kasi dapat reasonable lang. Kung hindi ninyo nahanap, bakit nandyan pa rin kayo? Wala naman nakalagay sa warrant of arrest na pwedeng isang linggo kayong nandyan. O ilang, how many hours is reasonable? Pangatlong kontrobersiya. Kapag sinabi mo may aarestuin ka, a-identify mo yung lugar. Ngayon, kung titignan ninyo, yung lugar na ito ay isang malaking area at maraming mga tirahan. So usually, ang warrant of arrest, i-identify mo yung tirahan at kailangan specific. Pag tinitingnan mo yung warrant of arrest, nakalagay lang doon sa lugar nila, tapos parang yung area ang naka-identify. Hindi nga yung compound doon sa iba, parang hindi siya ganun ka-specific. Pwedeng i-argue, o maaari kasing depensa dito is, dapat in-specify kung anong bahay sa loob ng compound. Hindi pwedeng blanket na kahit saan dyan, pwede ninyong i-search. Reasonable yung, dito, yung standard na ginagamit dito. So, ang nakikita ko kasi dito is parang medyo tinutulak nila masyado yung boundaries na sineset ng batas. Oo. Nagigets niya yung paliwanag ni Attorney Trixie, kaya napakaganda po na sinasabi niya. Na kasi pagka magsiserve ka ng warrant, dapat very specific. Ang nangyari, tandaan ninyo yung KOJC, napakalaki ho niyan, yung buong compound na yan. So kung ikaw ba ay magsiserve ng warrant, una-una, kailangan somehow medyo may idea ka na naandun talaga yon. Nakakapagtaka nga daw dito, habang binabantayan nung umaga, di ba nagserve muna nung warrant nung simula ng umaga, tapos nag-aantay doon buong araw. Parang unlimited warrant na ata yung in-apply nila. Hindi pa pwedeng ganun. Diba? Hindi pa pwede ho yung unlimited ang time. Kasi kailangan mo din mabuhay na mapayapa. At yan ho'y nasa batas po natin. Hindi ho pa pwedeng all throughout nakabantay ho yung mga sundalo dyan o mga pulis dyan. Hindi pala sundalo, pulis. Ay malinaw yan, attorney. Dahil nga kung ganun, normal na yung mga missionary workers na nakikita po ninyo, ganyan ang magiging reaction. Lalo na hindi dumaan sa due process. Maga bigla lang talagang presahan, naglagay ng hagdanan, o papasok, pilit na papasok doon sa area. Ano na naman yan? Bakit may nag-message siya naman di marinig? Ano ba talaga? Sabi niyo okay na, tas ngayon di marinig. Ano ba talaga? Niloloko niyo ako, manloloko kayo. Nakakaabala sa karsada, sabi ni Sheng Dabawe niya, taga Dabaw yan. Magdudulot na matinding traffic, ulihin kaya ni Mayor lahat yung mga pulis dyan. Baka pwede. Mga delayed yung comment. Papasok na lang, late na, tas magre-reklamo pa. Gago! Pagka-late, hindi na dapat umi-eksena. Pindutin nyo yung salitang live para eksakto kayo dun sa live. Late na nga kayo, magre-reklamo pa kayo. Gago! O tuloy! Ito talagang mga kababayan natin. Wala man lang
Pasintabi, eh, papasok po kami. Walang ganon. Walang ganon. Oo. Ah, okay. So, bagong fact yan sa akin. So, dapat nga, normal yan, kakatok ka, tapos ipipresenta ninyo yung warrant of arrest. Walang ganon! Pagka binawal sila, and then yun magkaka-issue at nasa panig tayo ng pulisya dyan. Tama sila. Pero dito, yung basta papasukin nyo, kailangan kasi yung standard dito, reasonableness. Kung sa tingin, eh kung papapasukin naman pala sila, ano yung purpose? Alam mo kung bakit? Kasi sabi, parang ganito daw yung proseso. Magsiserve ng warrant, pag pinigilan ka, that's the time na pwede mong puwersahin with reasonable force, ika nga. Okay? Kaya lang, ang ginawa ng mga kapulisan, walang ganun. Basta na lang inakyat yung bakod. Inakyat yung bakod, yumibit-bit ng warrant, nandun sa likuran. O, di ba, gago lang din. So, ang ginawa, umakyat muna ng bakod, lumusob muna, bago nagpresenta ng warrant. Eh, alam nyo, ang KOJC ho, mga peaceful na mga tao naman po yan. Hindi naman po yan yung tipong nambubugbog ng media. Meron kasi dyan yung mga nagrarally na nambubugbog ng media eh. Oh. Eh, ito, hindi ho. Eh, ilang, kaya nga sabi, di ba, nung abogado na ni Pastor Kibuloy, ilang beses naman nangyari yan. Nakabalita pa yan, binibidyo pa yan ng SM na. Ilang beses na nangyari yan na nag-serve sila ng warrant, sinamahan pa nila. Abay, baka malamang pinakain pa. Ganun kasi ang, sa KOJC kasi pakakainin ka talaga dyan eh. Eh, yung mga tolongges na mga pulis na to, pinakain pa ng hamburger eh. Di ba? Oh. So ibig sabihin, kung mapayapa naman, oh, pakato kayo, tao po. Manggugulo lang. Ito po yung warrant, arrest warrant, oh. Pagbibigyan naman kayo, walang pipigil sa inyo. Na either puwersahin nila o pumasok silang parang magnanakaw. So, ang kailangan dyan, anong reason na mabibigay nila? O, ayan na naman yung magko-comment. Echo, echo. Ang ina, late na nga kayo pumasok. Magko-re-reklamo pa kayo. Kanina pa yung echo, echo na yan eh. Pag late na kayo, wag na kayo magreklamo. Pag nakita nyo na, uy, nagla-live na si Banat Bay. Pag play ninyo, wag kayo magre-reklamo kaagad. Late na nga kayo pumasok eh. Magre-reklamo pa kayo. Wag ganun. Parang yung mga kaklase mo sa eskwelahan, pagpasok, biglang magre-reklamo, late na nga. O bakit dito diniskas? Eh, late ka na nga, magre-reklamo ka pa. Wala namang eko eh. Para sabihin, kinailangan nilang gawin yon. Ano, eh, kung papa, di ba, wala namang tumututol eh. Walang, kaya nag-umaalma yung mga tao, nakikita natin, madaling araw, ang daming galit, ang daming nagre-reklamo, at saka ayaw na silang papasukin kasi may attempt na pasukin sila nang walang pasintabi at walang pagsasabi. So normally pa ngayon, dapat kasama mo yung barangay, kasama mo ibang witnesses, pero hindi natin nakikita yan dito. Walang dokumentong ipinakita muna bago sila pumasok doon. At isa pa, eh, normal ba na madaling araw, mga alas 4, Feli Lederman, mga ganyan na mga nagpapakalma sa atin. Thank you, Madam Feli. Salamat. O, tinan mo, napa-smile ako bigla. Mainit talaga ulo ko eh. Crispy pata kasi hayop. Kumain pa ako nung litsong ulo ng baboy. Ano, isi-serve yung warrant of arrest? Actually, pwede po yan. Pwede. Kasi ang nakalagay sa warrant, any time of the day or night. Mm. Ang uli, ang standard dito ay reasonableness. So, maintindihan natin kung gusto nilang manggulat. Kasi nga, naghahanap sila ng potential fugitive. Kahit alam natin na hindi pa fugitive yan until ma-serve yung warrant. So, pero dito, sige, understandable yan. Kasi ganun naman talaga ang style nila. Kumbaga, kung yung mga katulad namin, nasanay sa, nagre-react kami sa mga ganito, alam ko na maraming instances na ganun talaga, magsaserve ka alas 4, alas 5, kasi ilalagay talaga ng judge any time of the day or night. Yung search warrant, yun yung reasonable hours.
So dito, warrant of arrest ito. So maintindihan natin na ganun. Pero again... Ay, salamat. Ay, grabe naman si Sheng Dabawin niya. May pakulay. Ladies, ni si... Ano to? Ni Zizawa. Uy, grabe, pangalan pa lang. Yummy na. Ni Zizawa. Lorna Mauricio. Thank you very much. Ha? Ang issue ko dyan, ba't ang tagal? Oo. And para masundan lang na ating mga kababayan... Emma Kinulof, salamat po. Relax lang, banat bay. Meryl... Ay, grabe, ang daming gusto magpa-relax sa akin. Ha? Marilyn S., salamat. Ana Roth, paki-refresh, refresh. Ang mga gadget nyo, kung ayaw nyo, itapon nyo na yan. Sunugin nyo na yan. Luma na yan. Bato nyo na dito. Merani Kimura, salamat. Questionable yung dami at yung mga dalang armas na mga pulis na nagpunta dyan sa mga compounds. Ano at, yung rule? Yes. Tinanong ko yan, ano yung rule sa SAF? Bakit sila magdadala ng mahabang barel? Bakit sila yung tatawagin? Ibig sabihin, meron silang information na meron ding kasi makakatapat sila doon o potential na makakatapat sila na may mahahabang armas din. O kaya may mga armas that would be potentially life-threatening doon sa mga nagsiserve ng warrant of arrest. So, mahahabang armas, eh wala namang mahahabang armas dyan sa KOJC. Inikot namin yan eh, hanggang ibaba, hanggang sa basement. Inikot nyo ba yun? Doon kayo maghanap sa basement. Tapos ilock nyo yung mga pulis doon. Kerbin Channel, salamat po. Payo ko lang sa mga pulis na mga ano dyan. Hanapin nyo doon sa basement, may basement dyan. Paglabas mo sa imburnal na. Puntaan nyo yung basement ha. Dyan, may mga mahaba dyan. Mahabang wire, mahabang tubo. Divina 24 Mix Vlog, salamat po. In this case, eh, ang problema yata, sinurrender na ang firearms, ano? Yun na nga eh, madam. Tama ka dyan, Attorney Trixie. Sinurrender na lahat bago pa alam na kasi. Yung galawan ng mga... Hindi, kasi alam mo, ganyan na ginawa nila kay Tebes eh. Tinebes na nila, kaya alam mo, matalino yung... Alam mo yung abogado niyan, yung in-interview nila kanina, nakasabay ko sa aeroplano yan eh. Oh, nakasabay ko nung pauwi mula Davao to Maynila. Nakasabay ko siya sa aeroplano. Wais siya, matalino yan. Oo. Nakita ko nagbao ng ano, ng saging. Inilagay sa bag. Kaya matalino yan, may almusal pag uwi sa Maynila. Eh kasi madaling araw yung flight, alas 3. Siyempre, magugutom ka. Nagbao ng saging. Yung, oh, si Attorney Terion, oh. Matalino nga, may daladalang ziplock eh. Oh, eh. Siguro nakita niya ako, naglagay ako ng ano, ng mga biskwit at saka ng mga na nilagay lang sa tissue. Oh, kahit siya, nilagay niya talaga sa ziplock. Baka ipasalubong niya pa yun. Debiro lang, walang ganun. Hindi, matalino talaga yun si Attorney Torrio na yan. Kaya kita mo, eh, si Attorney Torrio na yan, talagang kanya pong in-advise ng mga taga-KOJC na isurrender lahat ng baril. Baka mamaya, yan pa ang gamitin nilang dahilan para lumusob. Kaya ngayon, pahiyaho itong pinuno ng PNP dyan sa Davao. Eh. O kung sino man na nag-uto sa inyo, pahiya, mukhang tae ngayon. Hindi, totoo ha. Nagmukhang tae kung sino man yung nag-uto sa inyo dyan. Hindi ko kalala kung sino yun. Pero ang sigurado ko, pahiya kayo. Nakala ninyo, meron kayo makikitang mga baril, meron kayo makikitang kung ano-ano dyan. Eh may balita nga ako eh. Unya-unya, may balita ako, may naglaglag ng bala dyan eh. Hangin. Alam mo? Boss Dada, nanonood ka ba? Ang tanong, sandali. Sa tingin nyo ba ang baril bigla na lang malalaglag ang bala?
para malaglag ang bala sa baril, napaka-imposible uno kasi nakalagay sa magazine ho yun eh. Ang hirap-hirap nun tanggalin para malaglag yung bala. Mantakin mo may nalaglag na bala daw. Habang naglalakad yung pulis, eh may nakakita, may nakabidyo. Huli pero di kulong. Ano sabi? O may nalaglag. Ay sorry, nalaglag. Bala nalaglag? Ganun kadali malaglag ang bala? Anong katarantaduhan yun? Eh mag, napakahirap mo malaglag yun yan. Parang airport, oo may laglag bala din dyan. Yes, bago ang nangyang raid na yan ng mga otoridad, voluntary ay ipinagkatiwala na sa mga otoridad yung mga armas kung meron man ang Kingdom of Jesus Christ, lalo na si Pastor Kibuloy, para maiwasan yung mga issue yung gulo, nga na oo. Baka violente, baka manggulo, ganon. At saka matagal na sila pa yung gumawa ng issue na yun. Di ba inilabas yung balita na di umano'y may mga armas. Normal yon para dun sa mga, let's say, corporations na malalaki kasi sila mismo nag-hire ng sarili nilang security at in some instances, kahit may contracted security kayo, mas mura pag baril ninyo yung ginagamit, baril ng korporasyon. So, nung nagkaroon ng issue na mismong PNP po ang nag-raise, Testa Club, salamat at saka yung po, administration Tess. Ang nag-raise, magandang reaction yon na tinurn over na lang ang mga baril sa kanila. So ngayon, yung paggagamit ng SAF, mag-question na natin kung reasonable ito. Dumating sila, armado, mahahaba yung armas, naka-full battle gear, maintindi... Tsaka grabe no, batalyon talaga yung pinadala, SAF pa talaga. Edit, alam mo, dito mo makikita na napakasinungaling ng gobyerno na to. Anong palusot nila nung una? It's just standard procedure na nagpapalit tayo ng pulis kesyo magpapadala tayo. Standard for peacekeeping. Diba nung tinanong yung si spokesperson, sabi ng PNP, for peacekeeping lang niya sa... Gago! Peacekeeping daw. Yung pala gagamitin nyo dyan, papalusot pa kayo. Gago! Diba? So, alam mo na ano bang mga kasinungalingan ng inyong sinasabi dyan? Yan mo kung merong armas dun sa loob. At may intindihan mo kasi rehistrado yung mga armas, alam nila yon. Pero in this case, alam din nila na tinurn over na yon. So reasonable pa ba ang paggamit ng dalaw? Yun! Pahiya sila dyan eh, no? Pahiya sila. Anong mali, Sir Banat? Ano yung... Pag kayo nagkomento, pwede bang kumpletuhin nyo? Gusto nyo pa, tatanong pa sa inyo, mali, Sir Banat, anong mali? Sabihin mo na, dire-diretso. Pabitin pa, mali, Sir Banat. Hindi pa isulat ng buo. Nang hindi tayo nagkaka-ano to, may pabitin, parang yung video. Lagi na lang may pabitin, parang yung video-video na, o maglalabas na yung video, lalabas na yung video. Sa June, lalabas na yung video. Pagka nag-comment, pwede ba pakikumpleto yung pangungusap nyo? Nag-aral tayo sa elementarya, di ba? Tsaka sa high school. Di ba nagagalit yung teacher natin pag hindi kumpleto yung pangungusap natin? Pakikumpleto, please! Wang batalyon. Oo, at isa, para masundan din, attorney. Ayan ang tanong. Ang tanong, bakit, Banat Bay, bakit po nagtatago si Pastor Kibuloy? Ewan ko. Ba't mo sa akin tatanong, kaano-ano ko ba si Pastor Kibuloy? Yan yung mga pilosopong tanong eh. In the first place, bakit mo nagtatago si Pastor Kibuloy? Ewan ko, bakit? Ba't mo kami tatanungin mo? Ang tanong, tama ba yung ginawa dito?
legal ba o illegal yung pagka-serve nung warrant? Yun ang tanong doon. Wag mo itanong sa amin kung bakit, bakit nagtatago si Pastor. Eh, balay ko. Ba't akong tatanungin mo? Tanong mo yung abogado, wag ako. Pero may sagot yan. Sasagutin ko. Linaw na kapag magsaserve ka ng arrest warrant, sigurado yung otoridad na nandoon specifically sa bahay na yon yung hinahanap niyong mga tao. Oh. Well, dapat. Kasi normally, kunwari, alam nyo kung saan yung normal residence ng tao. Mm. So, ilalagay yon dun sa warrant of arrest. Pero ang resulta, nakuryente sila sa information na... Kaya ang tagal nila Mahirap talaga i-justify nila na pumasok sila, ganun yung show of force nila. Tapos ba, lalabas sila at sasabihin nila walang armas, wala yung tao. Ngayon sila, nasa burden nila, nasa side na ng PNP ngayon. Annalyn Jamilano, nakaabot din. Thank you. Sasagutin ko yung nagtanong. Ang sagot dyan, John 7:34. You will seek me and you will not find me. Where I am, you cannot come. You will look for me, but you will not find me. Yun ang sagot dun. Biglang naging ano, no? From KOJC, naging dating daan. Basa! Sabi nga, sa... Biro lang po, binibiro ko lang kayo, ha? Baka magalit yung iba dyan. Huwag mong pinaghahalo yun. Nagdedebate nga yung dalawa na yun, eh. Relax. Joke time lang yun. Joke time, ha? I-explain kung reasonable ba yung ginamit nilang puwersa. Yun ang tanong doon! Lalo na kung nagbaklas sila. Kung sinira yung gate, pwede naman yun. Pero kailangan, may dahilan at kailangan reasonable yung paggamit ng force. Oo. At sa nakikita po ninyo dito, attorney, kasama na parang search and arrest warrant na. Baga ganun, may search hindi warrant. Pwede kasi. Hindi pwede ganun. Nakikita mo sa mga pwede otoridad. Pwede kang mag-search kapag meron kang inaaresto in the course of a legal arrest. Mm. Wala silang naaresto . Oh, okay, ang purpose nung inaallow na search kapag meron kang inaresto is for safety. So ang pwede mo lang i-search yung lugar in the immediate control dun sa taong inaaresto mo. Kasi nga naman, baka bumunot ng baril, baka magtapon ng ebidensya. So, only within that area. Hindi mo pwedeng i-search yung buong compound kung ang specific area na inaresto mo yung tao, meron very specific area. Tapos, yung area of control, usually isang dipa lang yan. Mm. So, hindi... Grabe, kita nyo. Ano yung sinabahulihin nila dito? Alam mo, grabing OA nito, ha? Tingnan nyo, sino uulihin nyo dito? Si Franz Castro ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko naman sinasabing ano sila. Sino ba uulihin nyo dito? Sila Franz Castro? Si... yung baklang TikToker? Baka naman si... ano uulihin nila dito? Si... kakaiba, oh. Hindi, eto na lang. Oh. Ako, nagtatanong lang ako, ha. Iyan ba masasabi mong hindi OA? Tanga na lang siguro magsabing, ay, hindi OA yan, tama lang yan. Alam mo, ibahin nyo kasi yung KOJC. Hindi naman po kasi sila nagwawala. Hindi, alam mo, babait na mga tao dyan. Halos hindi nga makabasag pinggan yung mga tao dyan, eh. Imagine ko nga kung wari dyan ako mga pangasawa. Hindi, na-imagine ko na eh. Manat bay, huwag ganyan. Kasi may mga maano dyan eh. Lalo na yung may isang mistisa dyan eh na ang laging ano, praise the father. Baka mamaya magsasama na kami nun. Sandali, babasbasan muna kita, banat bay.
Delikado. Hindi, alam mo, walang biro ah. Mga taga KOJC, masyado silang ano, laid back, masyadong, hindi ho sila nagwawala. Hindi, iba ho kasi yung si Aguila. Ha? Si Aguila kasi talagang yung mga tao doon talagang medyo gumaganon eh. Ito ho yung mga tao dito kumakanta-kanta. Mga ganun-ganun. Parang ano, di ba? Alam mo na yung mga ganun tipo ng tao. Misan ba, eto walang biro, misan magugulat ka na lang, misan pagkakausap mo sila eh, di ba? Ano, sarap ng hamburger, ano? Oo, salamat. Uy, thank you. Pare, nagpasalamat ka doon sa pagkain. Uy, ma'am, thank you. Uy, ano, welcome, praise the Father. Si Father ba nagluto nito? Joke lang po, ha? Hindi ganun sila. Totoo. Walang biro. Tapos bigla na ang huhulihin nyo, ganyan daladala nyo. Apakatarantado nyo naman. Di ba? Feeling ko nga pag pumapasok si Boss Dada dyan sa ano, parang nahuhugasan si Boss Dada eh. Oh, promise. Pagka si Boss Dada pumasok ng KOJC, feeling ko nababasbasan nyo ng 1 litrong ano eh, holy water eh. Oo. Oh. Tapos ganyan ang panlulusob ninyo. Bernie Sigri, salamat po ah. Hindi, di ba? Oh, sa lahat ng mga video-video namin, nakita nyo naman yung video-video namin. Alam mo, di ba Boss Dada, sobrang awang-awa kami nung nag-judge kami sa mga... Kasi yung mga ano doon, mga babae, mga lalaki nagsayaw doon sa cultural nila. Nung inaabangan nila yung kung sino yung mananalo. Para silang nananalangin eh. Tapos nung may nanalo na... Praise the Father. Nagulat talaga kami eh. Para... Ganto pala talaga tong KOJC na to. Kesa na magalit, alam mo siyempre, di ba, natalo, magagalit siya, nagwawala yan. Pero sila hindi. Umiyak lang sa tabi ko. Talo kami, praise the Father. Ganun. Tapos nulusubin nyo ng dikanyon. Pabiboy Vlog, salamat po ah. Di ba? Nasa tamang ulirat ba kayo? Napaka-OA nyo naman. Napaka-OA din nyo, sa totoo lang. Ina-reasonable yung pag-search ng buong compound. Lalo-lalo na wala pa silang na-aresto. Oh. Antakin mo, binigyan pa kayo ng hamburger? Bigo sila na mahanap yung kanilang hinahanap na mga individual. Pero, attorney, dito sa nangyayari... Bernie Sigri, salamat po. Salamat. Sa kabuuan, may paglabag na ginawa. May paglabag sa batas itong ginawang pag... Oh, ayan! Nareklamo tuloy si Marie. Hindi po kasi kami kagaya ng sanlibutan. Ha? Ganyan sila, tapos gusto nyong hulihin ng dibarel? Lusob nga ng mga otoridad dyan sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. With may basis para magreklamo ang mga tao dun sa loob ng compound. Kasi nga, ang sinasabi na may paglalabag sa rules kasi na-covered siya ng rules of court. So, pwede silang magkaso, let's say, for damages at saka... Feeling ko nga natulala yung mga pulis kasi yung mga pulis dyan galing Maynila eh. Siguro hindi sila sanay. Eh nakita ko doon sa video, habang umaano sila, bigla na pa praise and worship yung KOJC. Siguro sabihin to mga pulis nato. Ano ba ito napuntahan natin? Sambahan ba ito? May Sunday service ata dito ah. Hindi alam mo, wag nyo sisihin yung mga pulis ah. Kasi sumusunod lang naman sila sa utos ng mga demonyo eh. Inutusan lang ng mga demonyo yan. Lusubin nyo yun, yung mga anghel dun.
Hindi pa pwedeng mabuhay ang mga anghel ngayon. Dapat pare-pareho tayong demonyo ngayon. Lumusob sila. Kaya ganun. Kala daw nila armado. Alam mo, eto ha. Makinig kayong mga pulis. Kung armado yung KOJC, pinalibutan na nga kayo niyan eh, dun sa liwasan eh, di ba? Nung nagra-rally. Yung, ewan ko ba bakit praning na praning yung mga tao dyan sa KOJC? Di ba dun naalala yung sa liwasan? Yung mga pulis daw dun aaning pagka nag-Jericho March sila eh. Yung umiikot-ikot sila yung nag-mamarcha. Praise and worship naman yung kinakanta. Biglang matataranta sila. Alam mo yun? Kung gusto talaga kayong guluhin yan, eto na lang eh. Nakita nyo ho ba si pastor na nag-utos? Oh, guluhin nyo! Lusubin nyo yan! Walang ganun eh, di ba? Wala ho eh kung makikita nyo ho yung mga preaching niya, puro love eh. Eto, nakikita ko yun eh, naririnig ko yun eh. Puro love eh, puro ganun eh. Wala ho sa kanya yung, kasi meron kasi, eto totoo naman. Aminin natin, merong mga religious freak. Actually, meron yan sa, karamihan yan sa Korea tsaka sa Japan eh. May mga ganyan yung talagang nagpapasabog, may mga ganun, di ba? Dito oh, hindi naman sila ganyan. Wala silang katuruan na ganyan. Hindi ho sila pumapalag. Eh, hindi ho nananahimik lang ho sila. Nabubuhay lang sila ng alam mo yun? Sumasamba, ganun. Eh, ayaan na natin sila. Huwag na natin pakialaman. Yung mga nag-utos dyan, mga bangag. Ay, malamang, siguro. De, alam mo, ito ah. Ito, yung kanta nilang, may bagay yan eh. Yung kanta nilang Bagong Pilipinas. Sa totoo lang, kinikwento ko nga kay La Boss Dada, merong ano yun, sign. Kasi sabi nila para daw marcha ng martial law, di ba? Pakinggan nyo, oh. Oh, ito, ito, oh. Baba? Oh. Oh. Sabi nila, ano yan, may ganyang marcha, gumaganyang-ganyan. Hindi, 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 hindi. Alam nyo ba kung ano senyas dyan? Kailangan daw kasi kantahin yan bago kunwari sa mga opisina. Wala na naman tunog! Ayan! Wala tunog! Pagbabago. Wala! Dahil sa ito ay kinakailangan. Wala kayo nadidinig! Ang lakas-lakas, ang pangit-pangit! Napakunda rin ang mahal natin kaya. Oh! Gayahin nyo ako ha! Yung senyas nila dyan. Okay, sabay-sabay tayo ha. At ganito senyas nila. Ganyan ha? Ganyan po, senyas niyan. Malinaw. Tayo na matulong-tulong. Pero actually, may pumalag. Walang biro, may pumalag ho. Nagalit, may nagalit. Sabi, bakit ganyan? Anong kala mo sa amin, squatter? Nagra-rugby? Baguhin natin. Dapat ganito na. Sa tingin nyo mas bagay yung ganon o ganito? Panahon na pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na matulong-tulong, napakunda na rin ang mahal natin kaya. Bot! Kasi pagmasang Pilipino, ganyan ang ano. Panahon na, pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin.
Gago! Grabe naman kayo, sama ng mga ugali nyo talaga. Hindi, kasi alam mo sa ginawa lang nila yung kanta na tayo na sa Antipolo. Oo nga eh. Rip off pa ang ginawa, no? Hayop din eh, no? Wala na talaga, wala na. Alam mo, pinagkwarta. Hindi, feeling ko pinagkwartaan sila nung nag-ano nito eh. Magkano kaya ang ginastos, binayaran nila doon sa nag-compose? Siguro sabi nila, oh, mag-compose ka sa halagang, halimbawa lang, sa halagang 50,000, mag-compose ka ng bago nating tema. Sabi niya, paano kaya to gagawin natin? Ah, AI ko. In-AI niya. Gayahin mo itong kantanto. Tara na sa Antipolo. Ganon, ha? So, in-AI niya. Tapos yan, ginawa na. Bira talaga, oh. Ah, ito ha, pakinggan.